yung pagkaka-arrange nung rayos niya. So ayan na guys, kabit na natin. So kabit na rin natin to, yung rear nut, tapos red, red din yung rim, at saka black, tapos black. What is up guys? So dito sa street bike build natin, meron na yung mga kailangan nating ikabit dito sa harap. Yan. Gaya nitong rim. So sabi ko dati is Kalesa type, pero hindi yata Kalesa type dito. So ang ginawa kasi dito is nagpalit tayo ng hub. Ayan. Tapos ganito yung pagkaka-arrange nung rayos niya. So hindi ko alam kung anong tawag dito. So okay na rin para sa akin to. Maayos din naman. Maayos din naman tignan. And okay din kay Boss Kim. So, yun. So, yan. Ilalagay natin ito ngayon. Tapos, meron na yung dating natin na formula. Formula caliper. Yan. Actually, budget mill lang tayo, guys, no? Ewan ko kung anong kwan dito, pero parang class A or rig copy. Hindi ko sure. Basta yan. Formula racing na caliper. Tapos, yan. Hub and mile silver. Tapos, itong bracket niya. Then, ito yung display, tapos yung mga bolts, caliper bolts, bracket bolts. Then, ito yung lalagay natin na rear nut para dun sa likod sa rim natin. Then, yan, maglalagay din tayo ng ganitong brake arm. So, maayos naman to. Ganda. As of now, ito muna yung disc bolts natin, yung stock. So, papalitan din natin yan soon. So, ito pa, JRP na brake hose. Yung sinasabi ko sa inyo last time is kulay black yung tip niya, yan. Tapos may nakalagay na logo, JRP. JRP Thailand. Actually, wala yung lalagyan na natin ng brake fluid. So, pansamantala, ito muna ilalagay natin para makita natin yung kakalabasan niya, diba? So, yan na guys. Kabit na natin. So guys, i-test fit muna natin. Actually, hindi ko alam kung tatabasin pa to. Masyado atang malaki or malapad. Kaya i-test fit muna natin. Ganyan siya, no? So, tuloy dito yung sinasabi kong tatabasan sa may hub. Gumagalaw tong hub and mile natin. Yan. So, baka magtabas tayo mamaya para itong gulong is magpaganito pa konti. Tapos, dito sa kabila naman, ganyan muna. Bale, i-test fit ko muna yung itong caliper para makita natin kung sumasayad siya sa may rayos niya. So, tara! So yan, kikita nyo, sumasayad siya. Konting-konti. So kung tinabas natin yung hub dito, magpapaganito siya. Magkakaroon ng clearance dito sa banda rito. Yan. Tuloy hindi pa nakakabit na mabuti itong caliper. Kasi mahaba yung bolt. So tatabasan ko rin yan mamaya. So guys, try din muna nating pukpukin itong bearing niya. Kung hindi pa siya sagad, so uusog pa to. Paloob. So may clearance pa. Para may ilagay natin itong hub and mile. Masasagad pa siya lalo. Pero kung sagad na siya, magtatabas talaga tayo dito. So, tara! So, and guys, okay na. So, i-test fit lang ulit natin. Then, ilagay na natin tong display. Thank you.
mababa masyado, sumasayad sa may disc plate. So, tatabasan natin. Test fit muna natin yung dating gold bolts muna yung ilagay natin dito. So, ayan na siya guys, no? Naikabit na natin. So, hindi na sumasayad yung caliper dito sa may rayos. So, bali ang ginawa ko, nagtabas tayo dito sa may hub and mile. Yung gitna niya, tinabas natin para umusog tong hub pag ganito. So, gumanon na siya. Then, naglagay tayo dito ng konting washer dahil yun nga, nagtabas tayo dun sa loob para dito yung lalagyan na lang natin as palaman para hindi siya umaalog. Hindi ko na rin pinakita sa video, tinabasan natin tong bracket dito. Pinanipis natin at pinanipisan din natin itong sa fork. Itong fork niya. Tinabas natin konti. Yan. So, yun. Goods na to. Maganda na rin yung ikot niya. Wala pa kasi yung lalagyan na ng brake fluid dito guys. Dito. Yung sa brake master. Para matesting din sana natin yung preno. No? So, yan. Then, itesting din natin to. Try natin ikabit tong JRP na brake hose. Yun nga pala, pansamantala muna tong mga to. So, papalitan ko na lang to mamaya. Tatabasan ko kasi yung caliper bolt nya, itong mga to. Tsaka, ito. Mahaba kasi masyado. Tumatama dun sa plate natin. Sa disc. So, yan. Then next, tignan natin tong brake hose. Tignan natin kung maganda siyang tignan. So, tara! Goods. So guys, buksan natin JRP brake hose. So guys, kabit na natin. Guys, guwapong-guwapo. Saktong-sakto yung kulay niya. So, silver. So, huwag nyo muna pansinin tong gold dito. Tapalitan natin yan. Tapos, red. Red din yung rim. Tsaka black. Tapos, black. Ayan. So, okay na dito sa harap. Bale, hintayin ko na lang yung lalagyan na ng brake fluid niya para ma-bleed natin. Then, matesting natin yung preno. So, dito naman tayo sa likod, guys. Ayan. So, kabit na rin natin to. Itong rear nut. Para dito sa likod na rim. So, okay na yan guys, no? So, itong brake arm naman, sunod natin. So, yun guys, in-install ko na rin yung, ano, yung brake arm. Hindi ko na pinakita sa video dahil madali lang naman mag-install ng ganito. So, ito yun guys. Mahaba. Caliper bolt natin. So, ganito dapat siya. Yan. So, puputulan natin. Then, ito. Dun sa bracket bolt. Medyo nagkamali ako. Ng ano. Ng pagkakaputol. Masyado kasing matigas tong bolt na to. So, babawasan ko konti hanggang dito. So ayan guys, bumili na ako ng washer. Ayan. 3mm yung isa. So 15 pieces to. Kumuha ng sobra para sure. Ang gagawin natin, ayan, maglalagay tayo ng ano dito, ng washer. Dito sa may caliper.
papuntang bracket harap at saka sa likod sa banda ron. Dito maglalagay tayo isa, tapos doon then maglalagay din tayo dito sa disc. Gagawin natin as na spacer yan. So pakita ko sa inyo guys, ilagay natin. So tanggalin muna natin lahat ulit. Na guys, smooth itong disc plate, nakagitna dun sa pagitan ng brake pads, so gitnang gitna siya. Then maganda yung ikot, so yan, dire-diretso, walang tumatama. Then fix, maganda yung pagkakakabit dito sa caliper at saka sa bracket, so walang sumasagi, smooth siya pag iikot guys. Yan. Explain ko lang bakit tayo naglagay pa ng washer dito kahit hindi na sumasayad tong caliper natin dito sa may rayos. Kasi tinabas ko na nga yung hub and mile dun sa gitna. Then, tinabas ko na rin tong bracket ng caliper. Yan. Tapos itong fork para gumanit itong hub, ay itong caliper. So, medyo alanganin kasi, may sobrang liit lang na clearance. So, pag ginagamit siya, hindi ako kampante na ganun lang yung clearance niya. So, ang ginawa pa natin is naglagay tayo ng washer dito sa may caliper dito, para itong caliper mas magpaganito pa siya konti. Then kinakailangan din natin nag-adjust ng plate, kasi yung plate hindi na siya nakagitna dun sa brake pads dahil nga mas yung clearance ng caliper is mas nagpaganito pa. So basically sinunod lang din natin tong alignment ng plate. So naglagay tayo ng washer dito para sumunod siya magpaganito rin. So ngayon, gitna na ulit siya. Gitnang gitna na. I-explain ko lang ba't ako naglagay pa ng washer, no? So yun. Guys, sana nagustuhan nyo itong ating video and hopefully nakatulong. And yun nga, bago ko tapusin itong video na to is mag-shoutout muna tayo. Shoutout to Lone Wolf, ayan, solid abangers. Shoutout to Wawex Moto, ayan, also subscribe to his channel guys. Shoutout to Kent Tabuya, isa sa mga solid tabuga ako sana. So shoutout to Stance Elite Pangasinan, ayan. Shoutout to Enrile Hertz. Shout out to Vincent 14. Shout out to Meljan Tator, kapatid din from distrito ng Davao City. Yan. And shout out to Christian Duay. Yan. Shout out to Rudy Salvador. So yung color ng chassis natin is naging outcome niya is metallic silver. Ilalagay ko yung link dito sa description sa baba yung pagre-repaint natin dito sa chassis. Yan. And shout out to Mark Santiago, laging nanonood from Nueva Vizcaya. Yan. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo itong video natin dito sa street bike build na Mio. So ito na lang muna yung nagawa nating video dahil ito yung meron na dumating na mga pyesa. So sa susunod na video, hopefully last part na nitong build and mag-move on na rin tayo sa next build natin, no? So abangan nyo yun. And yun nga, next video mag-install tayo ng pipe, then kakabit na natin lahat ng fairings. Ayusin na natin lahat. Yun na yung last part niya guys. And yun nga, ipapost ko rin sa Facebook page natin yung mga nagamit nating
pyesa, kung ano yung mga tawag sa mga ganito, lalo tong pinangbalot natin sa wire, marami nagtatanong yan, no? And sa mga gusto magpa-shoutout is mag-comment lang kayo sa pinaka-latest bid natin lagi para sa susunod na video is ma-shoutout tayo. So, yun lang guys. Sana nang gusto nyo itong video. So, hanggang dito na muna. As always, ride safe.